or welcome back sa aking channel. So, for today's video, ayun, kitang-kita niyo yung pangungkong-ilong. Nag-wash na ako ng buhok. So, ayun, kung gusto niyo makita kung paano ko kinulayan to ng kakaibang pangkulay yung buhok ko, and first time kong gamitin to, please keep on watching. Hey guys, ngayon, magkukulay tayo ng buhok. Itsura ko, ang haggard ko naman. Lagi po tayong haggard. So, first time ko, ika-try ito. From Beauty Labo. So, sanay akong magkulay or kami ng family ko dito sa bahay. Kami-kami lang nagkukulay. And isang beses ko pa lang na-try magpakulay sa salon. Hindi talaga kami pinapayagan ng magulang namin. So, ang ginagawa namin, ili lang kami sa labas or nagbibili lang kami sa palengke namin sa bayan. Na ito, itong Brimod or yung Epsa nga, yun yung unang nagagamit namin kasi yun yung unang nakilala namin. Ito yung oxidizer. Yun. So, tinitimpla siya. Kami tinatansya lang naman namin. Ito yung previous na ginagamit ko. And nung naglagay ako or nag-ex, kasi nung nagpakulay ako last March, humaba yung buhok ko. So, dalawang beses ako naglagay ng ako lang. Kaya naman. So, ngayon, try natin itong Beauty Labo. So, I heard a lot of good reviews here. So, simulan na natin ito. Pura ko so na naman. Bye. Ayan, here's the box. It contains 4 fruit extract, honey and rose, plus 4 fruit extracts. Ang kulay niya is silky ash. Ayan, dyan niyo siya makikita. Yung part na yan. So, ayan yung mga kulay. Pagka-black talaga yung buhok mo, yung mga mag-a-appear, possible colors na mag-appear. Pero, don't expect too much kasi nga, minsan hindi talaga siya kumakapit. Lalo na pag natural yung hair mo. Para kumapit talaga yung kulay, siguro before ka maglagay, dapat hindi ka na-conditioner nung naligo ka. Dapat shampoo lang talaga. So, box, hindi natin maintindihan kung ano nakasulat. Pero, ayun nga, may English translation naman siya or sa K-drama, English sub. So, you need to conduct skin allergy test muna kasi possible na maglagas yung buhok mo, ganun pagka hindi kahiyang. So, ayan, nasa box naman na lahat. Ito yung laman niya. So, ayan yung ano niya, kung paano siya gamitin, and paano siya i-apply, nakalagay din dito sa may box. I love this so much. So, bawal siyang i-apply ng basa ang buhok. Ayan. Yung iba, yung pangkulay kasi nagamitan, pwede siyang i-apply ng basa, and mas maganda daw. So, I got this for free from Beauty Labo, or Beauty Labo. Kitong naglog yan nalit. Parang, naalala ko yung baon ko nung elementary ako, or nung kinder. Andito sa loob yung, ayan, ito yung laman niya. So, feeling ko ito yung oxidizer. So, ayan, nagkapatid sila. And, ito siya. Ito liquid, so ito naman parang cream type or cream based. So, ito yung lalagay after mong magkulay. So, siguro para hindi mag-dry. Ay, gloves. So, yan. Kompleto siya. Ayan. So, may guide. Ang laki nyo. Parang, alam nyo yung map sa EK. Para siyang yung map sa EK. May English naman pala. Ayan. Nagpalit ako ng black shirt or ano. Hindi ko matagal ng ginagamit para hindi mamansyahan yung mga paligid mo. Ganun. Puting sa isang set over 399. Kompleto na siya. Wala ka na ibang papagamay. Simulan na natin to bago pa ang lahat. So, ang unang gagawin is pour the entire amount of the colorant and developer in mixing maker. The contents of colorants and developer cannot be kept or reduced. This is the colorant and this is the developer. So, imimix lang natin siya. At ito na kasi cannot be used or reused to. So, ito yung mixing chubaetik nila. So, bubuhos ko siyang ganyan. Ayan. Ito yung unang step nila. Next is, ilalagay ko itong colorant. Good thing hindi siya ganun kaamoy. So, ito, bubuhos ko na yung colorant. Sana maging maganda kasi ang pangit ang haba ng roots ng aking buhok. So, i-shake natin siya ng 30 times. Pataas at pababa. So, close natin. Ito yung takip. Magsara ba maigi? Baka biglang tumapunday. 50 times.
Okay, ayan na. Through application na tayo. So, ayan, tapos ko na siyang i-shake. Di-divide ko lang yung buhok ko kasi doon ako nasanay. And kusukoy lang din ako kasi hindi ako nagsusukoy. Ando na akong magkulay. So, unlike dun sa... So, ayan, may dalawang gloves tayo here. Sana hindi siya makalat kasi nasa higaan ako, guys. Naglalaba kasi sa amin. Tapos, may ginagawa yung kapatid kaya. Kaya medyo mainay ngayon. Kasi Sunday, total lockdown sa amin. So, guys, importante yung nag-gloves tayo kasi minsan matapang ng chemicals ng mga ano, nakakaluto siya. Nagbabalat yung basta nakakaluto siya. Nakasira siya ng balat. Sa kama. Yun. So, ayan. I'm ready na. I'm ready! So, ito eh. Hindi siya 30 times mo nang isi-shake. Basta, may nararamdaman ka pang parang liquid. I-shake mo pa siya ng bonggang-bongga. Kasi, natapon siya. So, i-open na natin. OMG, it's so cute. Oh, ang tapang niya. Shucks. Akala ko hindi siya matapang. Pero, naamoy niya hindi. So, ayan. Lip whip. Cute. This is so cute. Ayan, panako. Ay, ang cutie. Ayan siya. Kakaiba to kasi ang gamit sa namin is yung parang cream na tinitimplahan. So, cute ako. Parang siya sinashampoo. Ayan. Sana kumulay ito ng bongga sa buhok ko. Diyos mo. Ang dami ng itin yung buhok ko. You come along, and it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time, baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew. It's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. 10:42, so 10:45. So, mga 11:15, nag-wash na ako ng buhok and I will give my final thoughts kung ano ba yung pinakaiba na ito sa normal na pangkulay ng buhok. So, I'll be right back. Mukha kong Ellie. So, ayan, parang nagiging brown lang siya. So, ayan, nakapagbanlaw na ako and ito yung naging payoff ng color sa aking buhok. So, parang ganun lang din. Mas light lang yung nasa taas. Kasi nga, yun yung almost black talaga. As in, na yung buhok ko. And yung sa baba, ayun, parang medyo ombre yung style yung buhok ko ngayon. And makikita nyo naman. Ayun! So, mabango siya. Hindi siya mabaho. Ilagyan na natin tong color treatment. Mas para mas malambot. So, yun. So, ayan. Medyo nag-lower na ako kasi sobrang matulo yung buhok ko. Sobrang dulas niya. And ito yung treatment. Hair treatment. So, ilalagay siya sa buong buhok. So, feeling ko para hindi ito mag-dry. Unlike nung mga regular na pangkulay pala. Pag-apply kasi, diba, yung iba nagkalagay ng shower cap para mas makulog yung kulay or para mas kumulay siya and hindi siya kumalat ba? Tama ba? So, bawal siyang gamitan ng shower cap pag binababad yung buhok. And iba mo lang siya na nakagayon. Diba kasi yung formulation niya? Yung formulation niya is bubbles. Alam mo yung pag naglalaba ka, yung sa washing, yung bubble nun, yun yung formulation niya. So, unlike yung mga regular na pangkulay lang na tinitimplahan din ng oxidizer or ng something, pwede siyang gamitan ng shower cap. Nakita nyo na yung mga
ginawa akong pangkulay. So, ito yung pangkulay na yun. So, ina-expect ko talaga is Lux and Ash siya. So, yun kasi yung kinoment ko. So, ang dumating sa akin is Silky Ash. Kaya parang medyo orangey siya lalo sa buhok kasi may kulay naman na ako dati. Ganun, kaya kapit na kapit siya. So, ayan, medyo nag-ombre style siya. Ito yung normal na kulay siguro niya kasi ito yung may black na halos eh. Halos pataka mataas na yung black ng buhok ko. And ito yung may kulay na dati. So, ayan, medyo nag-dark naman yung ilalim. Ayan, same dito sa kabila. So, sakto yung dating nito kasi kabala ng roots ng buhok ko. Yan. So, usually talaga pag nagpapakulay kami ng buhok, ang ginagamit namin, isang beses pa lang pala akong nakapagpakulay sa salon. Kasi nga hindi naman kami pinapayagan ng nanay namin na magkulay ng buhok. So, natuto kaming magkulay ng kami-kami lang magkakapatid. Ganun. Kasi yung nanay ko, nag-test na siya. And yun, sa nag-test na siya yung mga kulay ng buhok, pag-iriban, ganito, ganyan. Kaya, ayun, natuto na din kami magkulay ng buhok. And ito yung ginagamit namin. And, or yung EPSA. Tapos, tinitimplang namin siya ng oxidizer. So, compare dito, mas matapang kasi yung mga ganitong pangkulay. Daw yung amoy nila parehas lang naman na matapang pero kasi yung sa mata alam niyo yung parang ang sakit sa mata tapos nakakaiyak. May gantong effect siya yung mga pangkulay na yung regular na pangkulay lang natin dito. So ito yung Beauty Labo, Beauty Labo. So ayo, wala siyang effect na ganun. And sobrang laki ng pinagkaibin nila from applying then yung pagbabad yan. Kasi ito pag ina-apply siya kailangan siya suklayan para pantay na pantay lahat ng kulay ng buhok na ng kulay sa buhok natin ganun as in ginaganon-ganon pa yan sa salon ginaganon pa yan. So ito naman pwede using this mas less hassle kasi parang shampoo lang yung gagawin mo sa kanya unlike dito na ililayer-layer mo pa. So ano pa ba yung mga advantage nito? Perfect din to sa mga oldies na perfect ngayon panahon kasi nga hindi naman makakalabas or kung makakalabas man sobrang delikado na ngayon dahil pataas na ng pataas yung bilang ng ating cases. Ganun. So dahil may kulay yung buhok ko siguro ito dapat na sa akin so dapat ito yung lalabas ng kulay. Medyo magkahawig naman, ayan. Tama naman yung kulay na lumabas sa buhok ko. Parang medyo may pagka-orangey siya. Kaya lang naman, kasi mag-fade din naman yan unang araw pa lang naman. Ayun, sa akin ako, okay naman ako dito kasi nagkasama naman na siyang cup or yung timplahan. Shake-shake mo lang siya ng more than 30 times until mawala yung liquid niya doon sa loob. So, parang kakashake mo, makaform siya into bubbles. Yarn from whipped foam. Ayan, so ito yung makaform niyan. Yan. So, sobrang less hassle nito and mas madali talaga siya compared dito kasi dito though ikaw pa yung magtatan siya nung ilalagay mong oxidizer or something ganun tapos may times na kailangan mo pang mag-bleach para kumapit yung color tubers or vloggers na nag-color ng hair nila as in black yung buhok nila kumapit naman siya nung mabuti. So same lang na experience namin na yung ilalim medyo hindi siya ganun nagkulay pero okay naman so far so good paganda naman tignan yung buhok ko and yun parang may pa-ombre effect yun. Ayan. Mas light nga lang talaga yung nasa taas. Kapit talaga siya kasi, ayan, black na black naman to. Yung buhok ko noon, nakita niyo naman kung gano'ng black ng buhok ko. Ayan lang guys, super tipid naman nito. So, compared ito, mas pricey siya ng konti kasi this is 399 pesos. And once mo lang siyang magagamit kasi hindi siya pwedeng i-stack pagkabukas. Kailangan magamit mo na agad lahat. So, dito, mas tipid. Ito yata is 200 plus. And ito naman is nasa around 40 to 50 pesos lang naman isang ganito. So, may matitira pa nito. So, baka tatlong ganito or apat sa isang ganito, yung 400 plus na yon. Kaya, mas maraming beses siya nagagamit. Kaso nga, mas dry yung feeling sa hair nito. Pagkakulay natin habang nagbabalang pagka-shampoo, ibabad na agad natin siya sa conditioner. Any conditioner will do naman. So, dito, kailangan may tansya-tansya and itong oxidizer po is may percent siya kung ilang percent. This is 12%. Ito yung pinaka, pag nagkulay ka, mas yung kulay talaga yung lalabas na to. So, merong 9%. Pag mas mababa, mas lessen yung kulay na mag-a-appear. Pag 6% more on black, yung appearance ng kulay. So, hindi mo na kailangan magtansya. Hindi mo na kailangan magtansya. Buhos ka lang dun sa lagayan and shake. All is well. And maganda dito is kasi may treatment siyang kasama. So, yun yung ngayon last na nilagay ko. So, ayun, I'm so happy with my new hair. Hi guys, thank you for watching this video. See you in the next one. Bye!